Bakit nga ba napili si Jinwoo ng system at sino ang pumili sa kanya upang bigyan ng napakalakas na kapangyarihan? Dahil sa episode na ito ay masasaksihan natin kung saan nagsimula ang kapangyarihan ni Song Jinwoo. Matapos magpakilala kay Jinwoo ang architect na siya ang creator mismo ng system, lumipat ang eksena sa labas ng gate. Dumating na ang head ng monitoring department na si Wo Jin-chul at nagdala ng 7 Elite Hunter ng Hunter Association. Ngunit nang papalapit pa lamang si Jin-chul sa gate, naramdaman niya kaagad ang nakakatakot na magic na nasa loob ng gate na parang may reaper na handa siyang pugutan ng ulo. Inimungkahi ni Jin-chul sa staff na magtawag ng S-rank hunter for backup, kaya tinanong niya kung mayroong major guild na naka-standby na handang mag-participate sa raid. Tugon ng kanyang tauhan na handa na daw mag-participate si Choi Jong-in at Cha Hae-in ng Hunter Guild. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Jinwoo, biglang umikot ang anim na pakpak ng architect at nag-turn into 6 arms at tinalo pa si Ryumin Sukuna sa dami ng kanyang braso in total of 8 arms. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita ngunit hindi niya napansin ang biglaang pagkawala nito dahil kaagad itong nag-dash sa kanyang harapan at nag-unleash ng suntok gamit ang tatlong kamao. Sinubukan ni Jinwoo na mag-cover ngunit masyado itong malakas at dalawa lang ang kanyang braso laban sa tatlong kamao, kaya tumalsik ng napakalayo ang ating bida sa sobrang lakas ng suntok at bumangga ito sa pader. Ininda ni Jinwoo ang sakit ngunit mas pinili niyang muling gumalaw dahil muli itong nag-follow up ng atake, subalit mas mabilis talaga ang architect dahil nakahabol pa rin ito sa kanya. Nagulat ang architect dahil hindi tumama ang kanyang mga pinakawalang suntok sa halip nakikita niyang tinatapik lang ito ni Jinwoo habang galit na itong nakatitig sa kanya. Na-amaze ang architect dahil lumampas ang kanyang expectation kay Jinwoo at makikitang tumama ang kanyang suntok sa mukha ng ating bida, subalit pilit nitong makabalik kahit dumudugo ang mukha nito para lang makapag-counter sa kanya. Tumama ang suntok ni Jinwoo direkta sa mukha mismo ng architect, kaya napaatras muna ito at makikitang basag ang mukha sa lakas ng suntok ni Jinwoo. Sinabi ng architect na hindi niya akalaing mapapalaban siya ng ganito kahirap sa isang tao lamang sa haba ng panahon na siya ay nabubuhay. Samantalang si Jinwoo napansin niyang may tumagas na dugo habang tinitingnan niya ang kalaban, kaya napahigop ito ng hangin at naisip niyang alam ng kalaban kung gaano siya kalakas ngayon since in-invite siya nito nung umabot siya sa level 100, kaya alam niya na makakaya niya itong talunin. Sinabi ni Jinwoo hindi pa rin daw sinasagot ng architect ang kanyang tanong kung bakit ginawa nito ang system, bakit siya pinili upang maging player, at ano ang pwedeng mangyari sa buong mundo. Wika ng architect habang pasalakay na siya towards Jinwoo na unawaan daw niya ang sinabi ni Jinwoo. Nag-aalala ito na baka hindi na makakakuha ng sagot sa kanyang mga katanungan pagkatapos ng final test kung ang creator ng system ay patay na. Umiwas si Jinwoo sa pagsalakay ng architect dahil nasa disadvantage siya kapag close combat fight ang labanan, kaya ginamit niya ang commander authority laban sa architect. Ngunit mayroon din palang skills ang architect na same kay Jinwoo, kaya nag-clash ang kanilang commander authority at nagkaroon ito ng malakas na impact. Kaya napagtanto ng ating bida na kahit long range attack, useless pa rin against sa kalaban niya. Sinabi ng architect na hindi daw importante kung mapapatay daw siya ni Jinwoo o hindi, dahil ang mga sagot sa mga katanungan ng ating bida ay nakadecide na pagkatapos ng final test since ang lahat ay kanya nang idinisenyo, habang ginamit nito ang commander authority upang kunin ang mga weapon. Tinanong ni Jinwoo kung paano pinlano ng architect ang lahat ng ito at kung bakit siya nabigyan ng ganitong klaseng kapangyarihan. Sagot ng architect, hindi siya ang pumili kay Jinwoo, sa halip agen siya sa ideyang ito. Isa lang daw siyang designer ng player na kayang i-level up ng system at ang kanyang mga idinesign daw ay napaka-perpekto. Naisip ni Jinwoo, wala na siyang oras, kaya wala siyang choice kundi makipagsabayan for close combat attack. Tumalo ng architect at inatake siya nito, habang ang ating bida ay iniwasan muna ang atake ng kalaban saka na sumalakay for close combat fight. Inatake si Jinwoo ng architect gamit ang 8 weapon na hawak nito at naramdaman ng ating bida na mayroong kakaibang nangyari sa kanya. Ang kanyang senses ay mas lalong tumatalas habang pasimpleng iniiwasan ang mga atake ng kalaban at nakapag-counter ng slashing attacks towards architect. Napansin din ng architect ang changes ng galaw ni Jinwoo, capable ng i-block at i-dodge ang kanyang atake at the same time nakakapag-counter na ito sa kanya gamit lamang ang sarili nitong kakayahan. Mas lalong nagulat ang architect nang napansin niyang nagawang makat ni Jinwoo ang kanyang mga braso at na-realize niya na ito ang dahilan kung bakit napili si Jinwoo.
Ngunit isa pa rin daw ang tao si Jinwoo. Kaya wala itong karapatan sa kanya na talunin siya ng ganito kasimple. Nagalit ang architect at muling tumayo ang mga statua na tinalo kanina ni Jinwoo upang tulungan ng architect. Subalit nasa ibang level na ang ating bida. At 3 minuto na lamang ang natitirang oras kung kaya tumalun si Jinwoo ng napakataas na ikinagulat ng kanyang mga kalaban at ginamit nito ang commander authority sa kanyang paglanding towards ground upang magkaroon ng malakas na impact sa mga Colossal Knight na nakapalibot sa kanya. Kaagad sumalakay si Jinwoo at nagsagawa ng napakaraming atake at napansin ng architect na naputulan na naman siya ng 2 braso. Muntik nang nahagip si Jinwoo sa espada ng architect kaya napaatras muna ang ating bida. Ngunit napansin niyang bumangga siya sa isang shield at naaalala niya ang Colossal Knight na ito na siyang pumutol sa kanyang binti nung huli siyang nandito. Kaya kaagad binasag ng ating bida ang ulo ng Colossal Knight. 2 minuto na lamang ang naiwang oras at ang 8 braso ay nagawa ng makat ni Jinwoo kaya kusang sumuko ang architect at sinabing natalo na siya sa laban. Sobrang ganda talaga ng Six Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Tinuro ng architect ang sagot ng lahat at tinuro niya si Jinwoo dahil nasa sarili nito mismo ang sagot ng kanyang mga katanungan. Sinabi ng system kay Jinwoo na mayroong data na i-store sa kanyang memory at binigyan pa rin siya ng choices sa architect kung tatanggapin niya o hindi ang datang ito. Tinanggap ni Jinwoo ang data at napansin ng ating bida ang kakaibang liwanag. Napasok si Jinwoo sa kanyang sariling memorya at nakita niya ang isang malawak na lugar kung saan libu-libong beast monster ang kanyang nakita na nagmamarcha na parang mayroon itong pupuntahan. Napansin ni Jinwoo na parang may tinitingnan ang mga beast monster sa itaas, mga purple na kalangitan na parang gate at na-realize niyang ang lugar na ito ay hindi planet Earth. Nakita ni Jinwoo ang iba't ibang klaseng monster, ice elves, goblin, high orcs, giants at iba pa. At kapag ang mga ito daw ay napunta sa mundo ng mga tao, siguradong walang laban ng humanity at magkakaroon ng catastrophic destruction. Subalit ang kalaban nila ngayon ay hindi mga tao, sa halip ang kanilang mortal na kaaway at makikitang lumabas ang napakaraming Silver Angel Soldier upang harapin ang hindi mabilang na beast monster. Wika ng ating bida kung ano man ang mangyayari sa puntong ito, sana malalaman niya kaagad ang sagot ng kanyang katanungan. Naunawaan ni Jinwoo ang event na ito ay isang matinding war. Nagtipon-tipon ng lahat ng mga monster upang kalabanin ang hindi mabilang na Silver Soldier. At wala siyang ibang narinig sa moment na ito kundi ang ingay ng weapon at sigaw ng mga namamatay na monster. Dumalak ang dugo sa buong battlefield at ang hiyaw ng tagumpay sana ng mga monster ay naging sigaw at daing ng paghihirap. Masyadong malakas sa mga Silver Soldier, kaya naging dominante ito sa laban at nagawa nitong matalo ang mga Beast Monster. Subalit ang kalamangan ng kanilang laban ay unti-unting nahinto nang dumating ang nag-iisang Monarch. Nagsagawa ng shadow extraction ng Monarch at binigas ang salitang Arise na may kasamang skills Monarch of Domain na ikinagulat ni Jinwoo nang nakita niya ang same ability na pinoposes niya at na-realize niya na ito ang nag-iisang Monarch of Shadow. Nag-turn into Shadow Soldier ang lahat ng Beast Monster kanina sa pagdating ng Shadow Monarch sa kayang kanyang kabayo. Ang mga Beast Monster kanina na kinalaban ng mga Silver Soldier ay isa palang sakripisyo. Subalit ito ang sakripisyo na hindi nagtatapos. Dahil sa pagbalik ng mga Beast Monster into Shadow Soldier, sila ang mga Army of the Dead na hinding-hindi namamatay o tinatawag na Immortality. Nakita ni Jinwoo ang Shadow Monarch na kaya nitong mag-summon ng napakaraming shadow at wala daw siya sa kalingkingan nito. Muling nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng Shadow Soldier at Silver Soldier. Ang naging dominante kanina ng mga Silver Soldier ay walang kahirap-hirap na pinatay ng mga Shadow Soldier. Sa pagdating ng nag-iisang individual, ang buong laban ay nagbago at makikitang in just a single slash ng Shadow Monarch, walang kahirap-hirap na pinatay ang hindi mabilang na Silver Soldier. Nagsagawa ng pagsalakay ang Shadow Monarch at ginamit nito ang Commander Authority upang pabagsakin ang Silver Soldier na humaharang sa kanya. Kaya ang nalalapit na tagumpay ng mga Shadow Soldier at Monarch of Shadow ay malapit nang mangyari. Lumipat ang eksena sa Cartenon Temple. Nakapasok na si Jinchul sa loob ng dungeon kasama ang Hunter Guild.
Naramdaman ni Choi Jong-in ang matinding mana sa loob ng pintuan at ayon kay Cha Hae-in, ang manang ito ay hindi galing kay Song Jin-ho. Narinig lang ni Cha Hae-in ang rumors patungkol sa double dungeon at ngayon ay masasaksihan na niya at ito pala ay totoo. Kaya tutulong siya dahil malaki ang kanyang utang na loob kay Song Jin-ho. Naalala ni Jin-chul na sinabi ni Jin-woo sa kanya na hindi siya ang nag-clear ng double dungeon, ngunit ang pinagtataka niya bakit bumalik si Jin-woo sa lugar na ito. Binuksan ni Choi Jong-in ang pintuan at nagulat siya sa kanyang nakita, mga basag na statua at grabe ang nangyaring damage sa buong lugar. At napansin din ni Jin-chul na totoo ang nasa report sa loob ng double dungeon. Nagulat ang lahat nang may biglang nagsalita sa gilid at sinabing wala siyang inimbitang tao sa loob at mukhang isa daw itong kakaibang sorpresa at makikitang unti-unti nang nagje-generate ang pakpak at braso ng architect. Nagulat ang mga A-rank hunter ng Hunter Guild kung totoo nga ba talagang nagsalita ang isang monster at kaya nitong makipag-usap sa isang tao. Sagot ng architect na tumahimik silang lahat dahil natutulog ang king. Nakita nila na si Jin-woo ay nakatayo na parang nasa ilalim ng kapangyarihan. Ngunit biglang umatake ang architect at pinatay ang tatlong hunter at sinabing ang mga taong ito ay gagawin niyang offer sa nag-iisang king. By the way mga lods, abangan ninyo ang episode 42 bukas ng tanghali. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!